His prestige as the Israel's teacher, his position on the ruling council, at maging ang kanyang mga kaibigan na kapwa pariseo, pwedeng layuan siya. Lumapit siya kay Jesus na may dalang maraming katanungan. May dala siyang pad, may dala siyang pencil, at marami siyang tanong na gustong masagot ng Panginoon. Gusto niyang tanungin, mga himalabang ginawa mo, totoo? Genuine ba yan? Yung ba naririnig kong mga usap-usapan ng mga tao? Ay totoo ba? Pwede niyang itanungin, could you be the Messiah? Pumarong siya sa Panginoong Yesus with a searching heart. At nang siya'y tumapit sa Panginoon, sabi niya, Guru, alam kong wala ka sa Diyos. Kasi nung walang makagagawa ng himalang ginawa mo, kung hindi siya buhat sa Diyos. At tinugon siya ng Panginoon, straight to the point, walang paligoy-ligoy, walang pakiri-kiri, binuksan niya ang puso ni Nicodemo sa reality ng kaharian ng Diyos. Agad sinabi ng Panginoong Jesus, you must be born again. Kung nais mo makita o makapasok sa kaharian ng Diyos, if you want to see, if you want to enter the kingdom of God, you must be born again. And that is the gospel of God. Di ba ito yung dinadala natin sa mga tao? Na hindi sila may liligtas sa kanilang sariling gawa? Hindi sila may liligtas sa kanilang pinag-aralan? Kundi ang makapagliligtas sa kanila ay ang Panginoong Jesus na nagsasabing, you must be born again. Ibig niya sabihin ni Nicodemo, naghahanap ka ng reality ng buhay. Naghahanap ka ng eternal life. Naghahanap ka ba ng abundant life? At yan ay matatago mo sa isang personal relationship with God. Dito sa lupa at maging sa kalangitan kapag ikaw ay umalis na sa lupang ito. You will see heaven open. Hindi lang makikita mong bukas, kundi makakapasok ka pa sa langit. At mangyayari ito sa'yo when you start all over again. Mali pa naman new beginning ka, mali pa na mag-recreate ka, mali pa na mag-born again ka, hindi mo makikita ni makapapasok ka sa kaharian ng Diyos. Spiritual rebirth is the only answer to the unspoken, unconsciousness need of your heart. At ang salita ng Panginoong Jesus ay nakahipo sa puso ni Nicodemo. And he cried with unbelief, ang sabi niya, paano may papanganak na muli ang isang tao kung siya'y matanda na? Hindi siya pwedeng pumasok muli sa tiyan ng kanyang ina upang siya'y may panganak na muli. At maliwanag na ipinaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo yung imposible na sinasabi ni Nicodemo na makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina, piniliwanag ng Panginoon, it is beyond human achievement. Hindi magagawa ng tao, pero sa Diyos ay posible. For the first time in Nicodemo's life, doon niya nakita na totally helpless siya. Paano yun? Ano ba ang gagawin? Truly hopeless siya. Wala na siyang pag-asa, hindi siya pwede makapasok sa tiyan ng kanyang ina para may panganak na muli. Maraming tao tulad ni Nicodemo. Magandang buhay, pero may kulang. Something is missing, something is empty. Kaya nga, tinan niyo, marami nag-jojoin sa Rotary Club. Kasi baka sa pamagitan nun, ma-fill up yung emptiness sa kanilang puso. Marami yung naghahanap ng mga kaibigan, nag-jojoin sa golf club. Marami naman gumagamit ng baraha para marami siyang kaibigan, ma-enjoy niya yung kanyang ginagawa. Yung iba naman, ma-joke. Yung iba naman,
Di nila kaya yung mga ganyang mga sports o mga games. They tried adultery. Maraming na-try ang mga tao. Hinanap nila sa alak, hinanap nila sa barkada, pero nakikita ng lahat kung nasa religion na lang at wala kang personal na relasyon sa Panginoon, walang pagbabago sa iyo. Kanina pinakikinggan ko ang awit ng youth. Ang sabi nila, ako'y umaawit noon. Ngunit hindi para sa iyo, Panginoon. Pagka di ko alam kung ano ang kahulugan, sa akin man di ito'y walang kabutuhan. Pag hindi mo kilala sa Jesus, you will just sing. Tapos wala na. Umawit ka na kasi may boses ka. Pero pag nakilala mo ang Panginoon, you sing what you mean and you mean what you sing. Amen? Sabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemo, ang sagot sa pangailangan mo ay spiritual rebirth. Yung buhay ka pa dito sa lupa ay tatanggapin mo na ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas upang sa gayon meron kang kapanatagan, meron kang wholeness ng buhay at meron kang kakayanan na pumasok sa langit sa buhay na walang hanggan. Maraming mga taong akala pag namatay na isang tao, ipapanalangin niyan para maiba yung kanyang venue ng kalalagayan. Kung siya'y para sa hell, ipapanalangin para mapunta sa purgatorio, tapos ipagminisa para mapunta sa langit. Hindi po totoo yun. You cannot change your eternal destiny. Pagpatay ng tao, you cannot pray for that person out of hell into heaven. Ang tanging mga tao na makapapasok sa langit ay ang mga ipinanganak sa tubig at espiritu na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Para sa mga Pariseo, naiintindihan nila yung tubig. Kasi yung tubig associated with cleansing kahit sa lumang tipan. Kailangan para ma-born again ka, may paglilinis ng tubig. Pero hindi tubig na literal, kundi tubig na sabi nga ay salita ng Diyos. The cleansing of the water of the word, sabi sa Epeso, at ang sabi ng Panginoon sa John 15:3, malilinis na kayo sa pamamagitan ng mga salitang sinalita ko sa inyo. Malilinis kayo ng tubig. Na ibig sabihin ay ang salita ng Diyos. But you cannot apply that spiritual water by yourself. Hindi nyo kayang i-apply yan. Maliban ang kapangyarihan ng banal na espiritu ang hingin ninyo, sapagkat ang banal na espiritu ang naka-assert, nakapasok sa kalooban ng ating espiritu. He knows everything and only the Holy Spirit, His power, can apply that living water into our souls. Amen. Kaya marami ang meron pang veil of darkness. Kasi they try to apply the spiritual water by their own doing. Hindi po natin kaya. Maliban hingin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu and the Holy Spirit coupled with the living water will enter and change us. Yung mga tao sa ilan, they know the word. They heard Yahweh speaking to them. Pero bakit ang dami ang katuloy sa pagkakasala? Bakit ang dami yung hindi nakakawala sa reliyon at sa murmuring? Kasi yung Word of God, it is not coupled with faith. It is not coupled with the power of the Holy Spirit to work in their hearts upang magkaroon ng pagbabago ang bawat isa. Amen? Kaya lang, sabi ni Nicodemo, how can these things be? Sabi ng Panginoon Jesus, guru ko pa naman, di mo naintindihan. Teacher, you must understand. Guru ka eh. At hindi nag-give up sa paliwanag ang ating Panginoong Jesucristo. Hinog niya yung John 3:14 to 15. Na ang sabi dito, at kung paano itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilan, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Hindi nagbibigay si Jesus ng lesson tungkol sa mga ahas kay Nicodemo. Kundi ginamit niya yung salitang yan sa Numbers upang ipaliwanag ang tungkol sa kaligtasan. Doon sa Numbers 21, dumating na, nag-murmur na naman ang mga anak ng Diyos, mga Israelites, kaya nagpadala ang Panginoon ng mga ahas. At hindi lang basta ahas. Sino nakapanood ng The Remaining? Yung ahas na dumating doon sa kanila ay ahas na nagbubuga ng apoy at lumilipad. Kaya takot na takot yung mga tao sapagkat lahat ng makagat ng ahas na yan ay namamatay. Kaya ang sabi nila, Moses asked God, prayed to God, na alisin na niya ang mga ahas na ito sapagkat kami nagsisisi. Di sino bang alabas ng tent nila, yung mga ahas ay lumilipad, nagkikrip sa ibawaw ng tent, pumapasok sa loob upang mangagat. Makiusap ka, ipanalangin mo kami, na alisin na mga ahas na ito, takot na takot na kami. Ngunit hindi inalis ng Diyos ang ahas. Ang sabi kay Moses, ito yung antidote. Gumawa ka ng isang brazen serpent, inagay mo sa isang pole at itaas mo. At lahat ng nakagat ng ahas at titingin sa brazen serpent na yan, they will live. Ito lang ang gagawin nila para sila gumaling mula sa kagat ng ahas. Look at the brazen serpent that Moses lifted up. Hindi na kinakailangan ang good works or penance. Hindi na kinakailangan yung religious rites for cleansing. All they have to do is to believe. With just a simple look of faith. Tayo man. Yun din ang payo sa atin ng Panginoon. All we have to do is to look to the cross in faith. Kasi yun ang provision ni Lord sa ating wilderness of sin. Ngayon, yung mga issue na yan, meron pong tatlong uri ang pwedeng gawin. Unang-una, it has to do with our response. May dalawang uri ng response na pwede natin gawin. Believe or unbelief. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish. Yung response ng tao, sasampalataya ka ba kay Jesus? Will you believe or unbelief ang nasa tao? Ikalawa, it has to do with our destiny. Muli, may dalawang pagpipilian. Eternal life or eternal death. Salvation or judgment. Deliverance or destruction. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish. Lahat nagsasampalataya will not perish, but will have everlasting life. Kaya nga, ikaw ang pipili ng destiny mo. Ano ba yung doctrine of predestination na pinag-uusapan ng mga churches? Sabi ng isang religion, ito daw yung kahulugan ng doctrine of predestination. Ikaw, kahit gato kasama mo, pag dinistino ka ng Diyos, sa heaven, bakit ka sa heaven? Ikaw naman, kahit gato kabuti mo, pag dinistino ka ng Diyos sa heaven, sa hell ka. And for me, that is wrong. Kasi ang doctrine of predestination, we are predestined to be saved. Pero nasa tao ang pagpili. What do you want? Eternal life or eternal death? Salvation or judgment? Deliverance or destruction? At ang final issue ng kahalagahan, it relates to our choice. Ikaw ang pipili. Tatanggapin mo ba ang regalo ng Diyos na ino-offer sa sangkatauhan? Yung kanyang anak na si Jesus, or you will reject the gift of God. At walang middle road to the highway to heaven. Tulad ni Nicodemus,
hindi natin yung tama. Nicodemus chose to follow. He took a step of faith to follow Jesus. Hindi niya na-reject. Hindi siya na-turn back or walk away. Kundi, he chose to follow. Kailan? Di natin alam. Saan? Di rin natin alam. Pero ang sabi sa John 7, 44-52, dinipensahan niya si Jesus. At ang Panginoong Jesucristo ay napano sa cruz, doon nagladlad na siya. Nagpakahayag na siya ay isa sa mga tumanggap kay Jesus at siya ay isa sa alagad ng Panginoong Jesus together with Joseph of Arimathea na binigyan nila ng magandang libingan ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, every wrong choice, every bad decision will produce bitter fruit. At ito yung sinasabi ng Panginoon, we need Jesus in our lives so that we will bear good fruit. Ay sabi ng Panginoon, nais kong mamunga kayo at manatili ang bunga. Jesus wants us to bear fruit. We need to produce the fruit. Nobody can produce the fruit maliban ang banal na Espiritu. Halakip ng salita ng Diyos na si Jesus ang sumasa atin. We will bear the fruit, ang sabi ng Panginoon. Ang Panginoon Jesus naman nakakaunawa ng laman ng ating mga puso. And He is the only one who can meet the needs of our hearts. Nilikha niya tayo upang makilala natin siya. Nilikha niya tayo para mahalin natin siya in a personal, permanent relationship with our Lord. Sabi sa John 3:16, for God so loved you that He gave His Son Jesus, the Son whom He loves, the heaven's most precious treasure, He gave everything He had para magkaroon tayo ng eternal life. Sabi ng commercial, what can you give to someone who has everything? Anong sabi ni Cristo Aquino? Everything. At ang sabi sa Psalm 23, the Lord is my shepherd. I have everything I need. Amen? Si Jesus ang kailangan natin. I have everything I need. Kung si Jesus ang ating dakilang pastor. Kinatagpo tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig na matatagpuan sa puso ng Diyos. Marami sa atin naghahanap tayo ng pag-ibig. Sabihin natin sa magulang, sa kaibigan, sa anak, sa maraming bagay ng sandimutan na ito. But true love can only be found in the heart of God. Because God's love is Jesus and Jesus is love. Amen? Kaya nga mga kapatid, sabi ni Lord, you must be born again. Paano? Sa pamamagitan ng tubig ng salita ng Diyos, coupled with the power of the Holy Spirit working in those words to change us and for us to be like Jesus. And that is the gospel na nais ni Lord na dalhin natin saan man tayo pumunta. All people must be born again. Amen? Tumayo po tayong lahat.